Magandang araw po sa bawat isa na masusugid na taga-subaybay ng programang ito ng araw-araw na pagpapala, Luzon, Visayas, and Mindanao. So yun, maraming salamat po sa patuloy niyong panunood ng programang ito. At kumusta pong muli kayo? Ako'y naniniwala na ang bawat isa sa atin ay patuloy na nakakaranas ng pagpapala. Amen! So tayo po muna ay manalangin. Hallelujah! Father, in Jesus' name, salamat po Panginoon sa araw nito, O Lord God. Lord, salamat po Ama na sa bawat araw na patuloy po mukpo kaming iniingatan at sinasamahan, O Lord God. At patuloy po Panginoon na ang salita mo, O Lord God, ay patuloy na nasa aming puso at nasa aming isipan, O Lord God. Salamat po Lord sa araw nito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So yon. So sa araw na ito o sa oras na ito, ang ibabahagi ko po ay patungkol po sa kung paano tayo magtiwala sa ating Diyos. Ang title po ay Magtiwala ka sa Diyos. Sabi po sa Juan 20:29, sabi po dito, sinasabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Amen. So yon, magtiwala ka sa Diyos. Madalas nating naririnig ang mga salitang ito sa ating mga magulang o sa ating sa mga nakatatanda sa atin o even sa church at sa mga kapatiran natin kapag alam nila na tayo ay may mabigat na pinagdadaanan o kinakaharap. Magtiwala ka lang sa Diyos. Bakit nga ba hindi kung ang kagustuhan ng Diyos ay mapabuti ang ating kalagayan? So, ang magtiwala ay hindi isang hindi madali sa ating mundong ginagalawan. Tama po ba? Bakit? Dahil sa dami ng tao na sumisira ng ating tiwala. May kasabihan tayo, huwag kang magtitiwala sa tao, nagsasabi na magtiwala ka sa akin. Kung susumahin po natin ang mga kataga na ito ay gumigising sa ating mga isipan tungkol sa pagtitiwala, ay talagang kulang po ang ating listahan sa napakarami. So ano nga ba ang ibig sabihin ng pagtitiwala sa Diyos? So ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi kailanman katumbas ng pagwawalang bahala o pagpapaubaya. So ang pagtitiwala po sa Diyos ay hindi kailanman katumbas ng paghintay na lang na babagsak ang grasya mula sa taas. So ang pagpapabaya ay hindi din kailanman katumbas ng pagtitiwala, yung pagpapabaliwala. Ang pagtitiwala ay positibong katotohanan. Ito ay isang ugali ng kaluluwa at isip, pagtanggap ng ating mga pangangailangan. So ang pagtitiwala sa Diyos ay umpisa lamang ng paglalakbay tungo sa nararapat na pagtugon sa tamang kasagutan ng ating mga problema. Hindi ito ang solusyon. Sa halip, ito ang nagpapatibay ng ating kalooban upang patuloy nating alamin ang kagustuhan ng ating Panginoon sa pagharap natin ng napakaraming problema o iba't ibang klase ng sitwasyon. Magtiwala ka sa Diyos. Magpakatatag ka na malalampasan natin yung mga problema kinakaharap natin. Amen. So ang pagtitiwala po natin sa ating Panginoon ay ito ay ang pagkakaroon ng positibo o positive na pag-iisip na kasama natin ang ating Panginoon sa pagharap natin ng mga sitwasyon o problema. So ito ay ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. At ito ang magtutulak sa atin na tayo ay tatayo, tayo ay kung anumang mga sitwasyon, kung anumang problema, kung anumang bagyo ang ating makakaharap ay tayo ay makakatayo sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Magtiwala ka sa Diyos, hinding-hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Marami sa atin ang makapagpapatunay na minsan sa ating buhay, masasabi natin na tayo ay dumaan sa napakatinding problema. Tayo ay dumaan sa butas ng karayom. Ngunit sa mga butas na ito, sa mga sitwasyon na ito na ating napagtagumpayan,
kaginhawahan naman po ang naghihintay sa atin. So, ibig sabihin, hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Kasama natin siya sa anumang sitwasyon, anumang hirap at ginhawa na ating nararanasan sa pamagitan ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon, ay ito ay napapagtagumpayan natin. Hinding-hindi tayo pababayaan o itatakwil ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga po doon, 'di ba, pagkatapos meron po tayong kasabihan na pagkatapos ng bagyo, at as in ito din naman po ay nabasa natin sa Biblia na sinasabi na pagkatapos ng bagyo ay meron naman pong baghari na tayo ay makikita. So kung ito po ay babasahin natin ang lumang tipan, ang baghari po ay simbolo na hindi tayo nakakalimutan ng ating Panginoon. Amen. So pagkatapos po ng sitwasyon, problema na ito ay ating mapapagtagumpayan, meron po tayong bahagharing makikita na kung saan ang ibig sabihin noon, hindi tayo nakakalimutan ng ating Diyos. So magtiwala ka sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos ay may kalakip na responsibilidad na dapat nating gawin. At ito ay ang paghahanda ng ating mga sarili. Maghanda rin tayo kung ano man yung mga sitwasyon na ating makakaharap. Totoo, nakasama natin ang ating Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. Ngunit kung tayo ay dapat maghanda upang makayanan natin ang lahat ng unos na dumating sa ating buhay. Sinasabihan tayo ngayon ng Panginoon na dapat tayo ay maghanda upang magkaroon tayo ng isang matibay na pundasyon na kung saan kahit anong bagyo ang dumating, hindi ito kayang sirain dahil meron tayong magandang pundasyon o matibay na pundasyon. Amen. So may tiwala ka ba sa ating Panginoon? Magtiwala ka sa Diyos. Magkaroon ng positibong pag-iisip. Maniwala ka sa Diyos. Pakiramdaman mo ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Magtiwala ka sa ating Panginoon. Praise God. Amen. Amen. So ako'y naniniwala na ang bawat isa sa atin na kung ikaw ay patuloy na nagtitiwala sa ating Diyos, sigurado ko at sigurado natin na ikaw, ako ay magtatagumpay sa kung anumang laban ang ating kakaharapin. Amen. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po Lord sa araw nito, O Diyos. Dalain ko po, Panginoon, na patuloy po kami magtiwala sa iyo, Lord God, in any situation, O Lord God, kahit ano, Panginoon, ang aming maranasan, O Lord God. Salamat po, Lord, na sa mga karanasan namin na makakaharap o kakaharapin, O Lord God, ay patuloy po kami magtitiwala sa iyo, O Diyos. At sa patuloy po namin pagtitiwala, O Lord God, ay tunay nga, Panginoon, na ito ay na napapagtagumpayan namin, O Lord God, at sa tunay, Lord, sa pamagitan din po, Panginoon, ng aming nakakaharap na sitwasyon, O Lord God, ay lalo mo po kami, Panginoon, napapatatag ng aming pananampalataya sa iyo, O Lord God. At higit sa lahat, yung pananampalataya po namin, yung paniniwala po namin sa iyo, O Lord God, ay lalo po, Panginoon, ito ay nagle-level up, O Lord God. Salamat po, Lord, na ang bawat isa, Panginoon, kung ano man, O Lord God, ang mga panalangin ng bawat isang nakikinig sa oras na ito, kay naniniwala, O Lord God, na sa pamagitan ng aming paniniwala, sa pamagitan ng aming pananampalataya sa iyo, O Lord God, ito, O Diyos, ay tutugunin mo. At kung kami man, O Lord God, ay may pinagdadaanan, O Lord God, salamat pa, Ma, sa pamagitan ng aming pananampalataya, ito, O Panginoon, O Lord God, ay mapapagtagumpayan po namin. Salamat po, Lord, sa oras na ito, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos at dakila at makapangyarihan sa lahat. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, yun, maraming salamat po. At muli, mga karaw-araw na pagpapala, makita-kita po muli tayo sa mga susunod na episode. Thank you po and God bless.